nakakabahala na kung kailan tayo nasa gitna ng isang krisis, saka pa pinapatigil ang operasyon ng ABS-CBN. Mm-hmm. Eh kasi isipin mo, the NTC is just doing its job. How can, ito yan eh, how can we issue a permit when there is no more franchise? Correct. At saka ito ang hindi alam kasi ng mga karamihan. Eh bakit ba, sino ba may kasalanan dyan sa hindi pagka-renew ng franchise? Congress. Eh, Congress niya at saka yung ABS-CBN. Oh, 5 taong nakabinbi niya, inupuan eh. Mm. Eh kasi nga, merong nag-o-oppose kasi ang dami-daming violations na ginawa ng ABS-CBN. Oh yan, nasa Supreme Court issue yan. Oh. Oo, nasa Supreme Court yung... na decision niya, na issue. Okay. Ngayon pa habang napakahalagang maihatid sa publiko ang impormasyon tungkol sa COVID-19, at sa mga programang makakatulong sa kanila. Given these circumstances, this cease and desist order of the NTC is ill-timed and insensitive to the needs of the public. Rene, isa pa ito, ayaw kong, hindi naman kita sa ginagalit, pero kasi ako nakita ko ito, mali na naman ito eh. Pero ganito, gusto kong madinig galing sa isang abogadong katulad mo. Ang sinasabi ng mga taga-loob ng ABS-CBN, bakit na, wala naman kayong konsensya, wala naman kayong mga puso, may COVID ngayon, may crisis ngayon, bakit nyo kami pinasara? Yan ang sabi. Anong wala naman kinalaman yung COVID. Yun na nga eh. Batas ito eh. Oh, yun na nga. Siya pinag-uusapan. Oh. Ano kinalaman ng COVID? Ay, pero lagay ko, nabasa mo rin yung sinasabi nilang ganun. Panahon ngayon, nadinig mo yung sinasabi nila kagabi. Panahon ng crisis ngayon, bakit nyo kami pinasara, mawawala yung balita. Ano? Di ba? Di ba sinabi mo gano'n? Balita yung SMN IU. Oh, ayan. Thank you. Nirecongress mo kami. Nandito kami 24/7. Basta ang ganda pa ng signal namin. May bagong-bago yung aming prangkisa. Tori, kariri nyo na. Hindi lamang yun, Mike. Okay. Kasi kayo, hindi kayo opinionated. Yes. Thank kung you. Kung ano ang totoo yun ang nilalabas. Kaya nga tinatawag. Yan ang reason kung bakit maraming nang nanonood sa inyo eh. Ah, thank you, Atty. Mabuhay ka, ano ha? The delivery of timely and correct information is essential to our COVID-19 response. This shutdown order goes against public welfare. Ngayon, dahil ikaw ay napaka-active na abogado, respetadong abogado, marami talagang tinututukan, pampolitika, sa lahat ng isyo. Dito sa nangyari sa ABS-CBN, alam kong sabi nga nila, rule of law ay talagang umiral dito. Anong assessment mo after nang nangyaring lahat na ito? Yung mga order, yung walang prangkisa, nagsara talaga sila. Tapos kung anong pang mga reaksyon, anong masasabi mo doon? Ay, sa aking pagbabasa sa mga reaction sa social media, okay. Kasi marami namang news eh, di ba? Yes. Siguro mga more than 95% are in favor of the decision of the NTC. Uh-huh. Kasi naniniwala ang karamihan na dapat talagang i-implement yung rule of law. Correct. Kasi kapag yan ay pinayagan natin, it will result to chaos. Kasi kahit sino na lang pwede mag-put up ng TV station, radio station. Masamang president, madali sabi. Oo, pag sa sinita mo, ang sasabihin nila, eh bakit yung ABS eh, pinayagan niya? Tapos kami hahanapan yun ng prangkisa. Oo nga. Lahat ng gusto mag-operate ng barko, ng mga transportation, sasabihin mo, bakit ka nag-operate? Wala ka ng certificate of public convenience, wala kang mga prangkisa. Bakit yung ABS-CBN pinayagan niya? Lahat na lang. Porkit ako, mahirap, o kaya ang kumpanya namin maliit, yung ABS-CBN, bilyon-bilyon, sila papayagan nyo, kami hindi. Oo, masama talaga. Masama, President. Hindi nga, nagtataka nga ako dito sa mga nagtatanggol niya sa ABS-CBN. Yung mga congressman, tukoyin ko na sa attorney, yung mga congressman, senador, ang tagal namin hinahanap tungkol sa issue ng COVID, magsalita sila at na lumantad sa bayan. Wala. Nung masara ang ABS-CBN, nabuhay lahat. Lahat ng salita. Di ba, nadinig mo, parang lahat naging abogado ng ABS. Bakit ganun? Naging abogado ng ABS. Ito na lang ha. Tingnan mo itong chairman ng franchise sa committee sa House. Si Alvarez. Sinasabi niya eh, si Kalida daw ay nakikialam sa Kongreso dahil ang pag-i-issue daw ng franchise ay karapatan. It is a sole power of the Congress. Uh-huh. At bakit daw nakikialam si Kalida? Aba, ipambihira. Precisely, yun yung point nga ni Kalida. Uh-huh. Na sinasabi niya na hindi kayo pwedeng mag-operate one lang franchise kasi it is only the Congress who can award the franchise, not the NTC. Ang NTC is only a regulatory correct. Nag-implement lang yan. Yun na nga yung point niya. Aba, binabaliktad pa ngayon si Kalida ang sinasabi niya. Si Kalida daw hindi ginagalang yung tinakot daw. karapatan at yung powers, ang kapangyarihan ng Congress. Eh, baliktad din ang isip nitong si Alvarez eh, no?
Alam mo ako, naniniwala ako matalino yan. Matalino yan si Albert. Nagkukunwari lang siyang tanga. Ah, ganun. Napakahirap. Walang gamot dun eh. Oo. Natawa ka rin. Nagkukunwari yung tanga. Walang gamot dun. Wala akong makikita sa Mercury Drugs nun ah. Eh, pero hindi naman siya tanga. Matalino naman, siya. Naman. Kaya lang, nagkukunwari lang. Ito ngayon, attorney, nandun na tayo. May threat siya eh. Nadirig mo ba yon? Sabi ni sabi ni Alvarez, ko-contempt daw yung NTC. Anong tingin mo ron? Aba, pambihira. Ano i-ko-contempt nila doon? Pambihira. Oh. Eh, dapat siguro, isara na nga lang yung kongreso na yan kung ganyan yung mga utak nila. Delikado ito. Mas delikado yan. Oo nga. Ganito, attorney, masingit ko lang. Anong tingin mo, anong epekto nung, anong mangyayari dun sa kuwaran to ni Kalida, ni Solicitor General before Supreme Court dito sa isong ito? Close na eh. Mapipending lamang yan. Okay. Sapagkat ako sa tingin ko niyan ganito ha. Mm. Ang petition kasi ni Soljen Kalida is yung revocation of the franchise of ABS-CBN yes. due to several violations. Yes, yes. Malinaw yun. Mm. Oo, malinaw yun, no? Mm. Ngayon, since na revoke na yung franchise, ang hinihintay namin yung word ng Supreme Court na sabihin nila na since the franchise has been revoked, there is no more a franchise since the franchise has been expired, there is no more to be revoked. Ayun. Okay. So, para malinaw. Para malinaw. Kaso wala pa naman. Hindi natin pwede pangunahan yung Supreme Court. Na-COVID din sila eh. Ibig sabihin, naepektuhan ng COVID yung kanilang operation araw-araw. Hindi ba? Pero kasi Mike, meron tayong tinatawag kasi na justiciable issue. That the powers of the court can only be utilized if there is a controversy. Since wala nang controversy. Wala na. Wala na. Okay. Kasi ang courts, the courts are not designed to issue opinions. Attorney, they issue a ruling of finality to an issue. Pero hindi sila mag-i-issue na opinion. Yes. Attorney, salamat po. Ano, ha? Well, Attorney, salamat dito sa lahat. Marami pang mayayari dito. Eh. May mga legal remedy pa yan. So, tingnan natin kung ano magagawa ng abogado ng kabila. Ano po? Ay, meron ako gustong i-discuss. Sige. Habol natin kung ano yan. Alam mo talagang kung ganyan ang legal councils ng ABS-CBN, talagang walang patutunguhan yan. Bakit? Sige nga. Magpapile daw sila ng TRO. Yun nga. Alam mo lahat ng abogado ngayon na matitino, pinagtatawanan yung sinasabi nila. Ah, ganun? You can only file a TRO if there is something to be prevented. Ayun. Oo. Eh kung na-implementa, ano pa iti-TRO mo? Oo nga, ano ba? Wala sa legal procedure yon. Wala sa libro ng batas. Sobrang tawa ang inaabot sa kanila. Ganun ba? Well, bago yan. Nakita mo na. Ha? Salamat, attorney. Mabuhay ka. At pagka nawala yung COVID, magkita-kita ulit tayo sa mga video pora. Attorney, salamat po. At on-call ka sa amin. Thank you. Thank you very much. Attorney Larry Gadon. Ayan, nasarap ka usap.